nagluluto ako ng pork and chicken at adobo. Pork and chicken adobo for today. Morning, Cici. Exercise ka na. Wait. Antayin ko lang dumami yung aking ano. Kasi may nag-request itong iluluto ko today, sis. Good morning. Hi, Jeannie Molina. Shout out sa iyo. Ano ang ulam mo tonight? Magaling to magluto si Jeannie. Oh! Same here. Chicken pork adobo with egg. Nag-boil pa lang ako ng egg. So, sana yung nag-request itong iluluto ko today. Afritada. Oh, afritada yung ulam mo. Masarap yun ah, chicken afritada. Hi, Trisha Bell. Good morning, me. Nasaan na si Buchok? Si Buchok-chok. Panoorin mo si Buchok. Yes, magluluto ako today ng request ni Michelle, ni Rochelle Richmond. Doon sa kanyang ano daw magluto ng mixed adobo. So, may ginawa akong running while watching you, Sisi. Oh, good job, sis! Stay fit and healthy. And of course, stay sexy. Sa ako ng mga ano mga comments and everything. So, sa video ko earlier, nag-marinate ako ng chicken. Sinaparate ko po at yung aking pork. Yan. Pork belly. Yan po yung pinili ko. So, pag ako nag-aadobo, guys, hi, Pauline! Shout out sa'yo na pag ako nag-aadobo, hindi ako naglalagay ng sibuyas. Depende sa iba. Iba naglalagay ng sibuyas, but ako hindi. Bawang lang, nasang katutak na bawang. Yun ang pong nilalagay ko. And then, nakita niyo dun sa marination ko kung ano yung ginawa ko dun sa aking marination. Oh, issue. Sabitisa ko na yung aking bawang. Shout out daw kay Pauline. Shout out kay Pauline! Hi! A huge, big shout out to Pauline. Hi, Nini! So, pag nag-adobo ako, never ako maglalagay ng sibuyas. Depende sa type ko. Pero, nanonotice ko kasi, parang ayoko na may sibuyas siya. Hi, Lynn Asustelia. Good morning here in the Philippines. Sarap niyang sis. Yes, sisi! Saan ba ako napunta? Saan ka? Iluksan ko nga ito. Guys, nakakaloka itong pag-iti ako.
tablet. Yan. Mag-shout out muna ako, hinaan ko muna yung apoy. So, babalik ako doon from the beginning. Leia, Leia Gubaton. Hi sis, unsay imong atong ulam. Ang atong ulam today, day, is kanang kwan. Adobong pork and chicken. Good morning here in the Philippines. Lynn Asotelia, good morning sisi. Laway ka na dani. Ay, ang cake music after talaga. Way. Patigana, Canada, namin na kung mamantika sa karahan ni Fishabel. Ano luto mo na? Anak, nagluto ako chicken adobo. Yes. Kakainisin ko siya. Okay. Mag-start na ako. So, unahin ko pong igisa yung ating pork. Pork muna. So, nakita yun po yung marination ko kanina. Ganun lang po yung pag-marinate ko ng aking pork. So, I'll make sure na itong mga taba-taba ko ay malulusaw. So, guys. Hayaan muna natin siyang kumula. Hi sis. Ano sa ating sulitan? Michelle, nagluto ako ng pork and chicken adobo. Mixed. Mixed pork and chicken adobo for tonight. And then, lalagyan ko po ng hard-boiled egg. So, igisa muna natin siya. Igisa natin siya sa kanyang marination. Tatakpan natin. Saan ang takip ko? Yes, Jeannie, pag uwi niya tomorrow, meron pa yan, marami pa yan. Kasi, kami lang namang tatlo ngayon. So, pag uwi niya tomorrow, there you go. Gisa muna. Gisa. And then, so sa tomorrow guys, magagawa ako ng pansit mulo with the help of my pamangkin. Pansit mulo, dinuguan, then gagawa siya ng puto. I will see kung anong pamaming gagawin menu for tomorrow. Kung na nga ako, imagine ko na yung aking adobo. So, inukuna ko guys muna yung pork bago ko ilagay yung aking chicken. Meron po. Ready ko na sinusupa. Pag nalagay ko ako guys ng brown sugar para po medyo manamis-namis na maalat-alat yung aking Lalaine Agapito. Hi, Lalaine Agapito. Good morning. Oh, Jen, buwas may puto. Kag dinuguan, kag tudi pa ma-share ka di. Lalaine Agapito. Hi, Sisi. Good morning. Good morning sa inyo. Yung ko na ang gamitin itong aking tablet. Makatoko da bala may puto at inuguan. Hi Priya. Sino si Priya, Jin?
Sino nga Priya? Hi. Maganda pag medyo nag-brown-brown siya, guys, bago natin siya lagyan ng konting water later para lumabot. That's the best part of cooking adobo. Good morning, Celestine. Kumusta ang tulog mo na wala kang dalawang chikiting? Adobong pork and chicken. Dali, ima ko din siya sometimes ang ulam mo, Bijin, para makatilaw mo ko sa imong daha. So, para masarap yung niluluto mo palagi eh. Guys, excited na ba kayo sa ating trivia sa Saturday? Okay, guys. Maglalaro tayo sa Saturday while I'm cooking. Maglalaro tayo para masaya, di ba? Tal weekend naman. Lalaine Nagapito, ano po menu ngayon? Hindi ko po naumpisahan. Hi, Miss Lalaine. Sis Lalaine Agapito. Meron, nagluto po ako ng pork adobo, mixed pork and chicken adobo with boiled egg, hard-boiled egg, requested by Rochelle Richmond. Nag-request po si Rochelle na kung paano daw po magluto ng pork and chicken mixed. Hi, Chris Chantilosa. Sana manood ka ng aking live sa Saturday. I have a surprise for you. So, I hope manunood ka, okay? Okay, Christian? Kailangan masagot mo yung aking katanungan sa Saturday. Kasi special mention ka talaga. Thank you so much, Christian. So, ayan natin siya medyo mag brown. Excited ka na? Excited ka na, Christian? Thank you so much for sharing my page. Nakita ko po talaga, landslide po yung Malabon. Sa aking mga nag-like at followers, from Malabon po is 97% po is Malabon. 97% is Philippines. More than half is Malabon. And the rest is parts, some other parts of the Philippines. Maraming salamat, guys. Natutuwa lang po ako kaya magkakaroon po ako ng palaro sa Saturday para po magpasalamat sa inyo sa pag-follow po sa aking page. Po, mag-enjoy po tayo sa Saturday. Gusto ko talaga tong mag-brown. Sa adobo ko po, gusto ko rin crunchy. Hi, Elisa Jeronimo. Hello, good morning po dito sa Philippines. I'm happy to see your recipe today. And of course, happy to see you. Hi, thank you so much, Elisa. Thank you so much, girl, for watching. And always following my video. Thank you for yung pag-like nyo po. I really appreciate it. Sana po mag-enjoy tayo sa Saturday. I'd love to play games with you guys. Maglalaro po tayo sa aking mga followers. Nag-notify po yung Facebook sa akin. I have 2,000 likes so far. So, I'm going to make like a pasasalamat po sa inyo sa Sabado for na nagustuhan nyo po yung aking page. Oy! Arian Ray Angeles, sarap naman yan. Yes, Sisi. Masarap po. Masarap po to.
So sa aking adobo, guys, I'll make sure na yung aking pork is nag-brown siya. Papabrowning ko po to hanggang sa bago ko po ilagay yung aking chicken. Kasi po si chicken po, mabilis po siyang maluto. So mamaya ko na po ilalagay si chicken pag medyo brown na po yung ating pork. Naglaga din po ako ng sangkatutak na itlog. Half tray yata. 2, 2, 4, 6, 8. Oh, hindi pala. 10 pieces na itlog para po mamaya ilalagay ko po dito sa aking adobo. So, ayan guys. Tune in po kayo sa Saturday. And tomorrow, I will show you how to make a pancit molo. Tutulungan po ako ng aking pamangkin. And then, magluluto po ako ng binubuan at siya po ay magluluto ng puto. Kasi sabi ko nga guys, hindi ako masyadong marunong sa mga kakanin and everything. Isa lang nyo lang ako sa ulam kasi kahit anong ulam po, wag lang yung social na mga ulam kasi. Diba? Ayun. Medyo okay na siya. So nakita nyo yung aking in-upload na video earlier regarding sa aking preparation ng aking adobo, kung ano po yung nilagay ko. Naglagay lang po ako ng salt, pepper, maraming pepper, and then toyo, and nag-squeeze ako ng ginger po sa aking marination. Masarap po siya pag sinubukan nyo. Kasi hindi ako naglalagay ng like sliced ginger sa aking nilulutong adobo. Mostly, siguro sa iba, hindi talaga sila naglalagay ng ginger, or else yung naglalagay ng sibuyas. Ako hindi ako naglalagay ng sibuyas. Meron akong alam na talagang naglalagay sila ng sibuyas, lugya, and everything. So ako, more on bawang lang. Puro bawang lang ako at laurel at pamintang durog. Yun lang po ang nilalagay ko. Tugunon. Yummy. Hi, shoutout kay Tugunon Peñero Flor. Peña Flor. Pasensya na kayong labo talaga na mata ko. Sana ba yung salamin ko? May susuhan sa salamin ko, guys. Para naman. So, dito lang ako sa bahay. Lumabas lang ako mga bandang 4 o'clock. Kasi meron kaming heat warning. Ang init talaga today. Kaya hindi rin ako lumabas. Dito lang ako. At ako'y nag-aral for aking next exam. Mag-exam na naman po ako. Hi guys! Thank you for watching! Ayan na po. Gusto ko lang po maging brown yung aking adobong pork. I'll make sure po na brown yung aking adobong pork. Matanda na ho kasi kaya hindi na po nakikita yung mga binabasa ko. Ayan na po guys. Oh. I wanna make sure na brown siya. Kasi para yung ang taba-taba niya mawala. Sangkutsa po. Sangkutsa. Depende po sa ibang style yung way ng paggawa po nila ng kanilang adobo. Marami naman po iba-ibang paraan. May isa pa akong style ng paggawa ng aking adobo. Marination overnight. Lots of sauce in it. And then sa morning, papakuluan ko na lang yung together with marination. Depende po sa pork na ginagamit ko. Pag gumamit po ako ng belly, medyo may taba, I'll make sure na igisa ko po siya. Pero pag gumamit po ako ng like mga buto-buto or what you call that? Yung kasim, yung wala siya masyadong taba, minamarinate ko po siya overnight, then kinabukasan, pinapakuluan ko na kasabay ng aking marination at pinapatuyuan ko na lang siya. So, in this case po, kasi medyo mataba yung belly ko, so I'll make sure na mataba yung belly ko. Sobrang taba ng belly ko. I'll make sure na pumula po yung aking pork bago ko po ilalagay si chicken inside. Yes sis, namit ni. Maabutan mo pa to tomorrow. Alin Aus Asotelia. Pa-shout out naman po kami dito kumakain ng agahan pa lang. Hi, shout out sa family ni Lynn. Hi guys. Asotelia family. Thank you for watching. Ano po yung ulam niyo today? Sana po mabusog kayo sa inyong kinakain.
Yes, sis, sarap. Sarap nito bukas. May tira kayo ni Pauline at ni Silex. Yes. Yan na po. Sa mga nag-message sa akin, guys, pantay-antay lang po at inuluto ko po yung mga requested menu nyo. So, I just make sure po na makapamili po ako ng mga inuluto kong meat doon po sa farm na pinupuntahan namin kasi ayoko pong gusto ko po talagang fresh yung meat ko. So, ito, binili ko to dito sa Metro. Metro ba? Yeah, sa Metro. Fresh naman siya, pero may kamahalan kasi pag dito ka namimili sa ano. Pag doon ka bumili sa pinupuntahan namin, like doon na sa province, 2 hours, 1 hour, more than 1 hour drive, mura siya. Kahit malayo, okay lang. Namit na kay nagamantika, gid kay ma crispy. Yes! Yes, Jean! Gusto ko crispy siya. Bago ko siya mamaya palambutin sa toyo at chubachornes at sa iba-ibang ingredients na ilalagay. Kung ano lang maisip ko mamaya ilalagay ko dito. Yung pagkain po namin, guys, nauubos naman. Although may tira kahapon kasi parang isang putahe lang po ang inupaka nila. So may tira pa po akong ginataang langka, konti na lang. At yung aking, ang akin naman kasing sinaing, ito matagal naman yan. Kahit 1 week pa yan, lalong sumasarap yan. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Diba guys? Kabaliktaran yan ng pagmamahal. Habang tumatagal, lalong pumapait. Joke. Joke in the morning. Shout out sa aking mga friendship, mga classmates, mga sisterettes ko na mga frontliners. Guys, paano po napapatagal yung kanin? Oh, paano napapatagal ang kanin? Bakit sis, napapanis ba? Napapanis? Minsan kasi pag hindi tama ang luto, pag sobrang basa yung kanin, and then mainit ang panahon. Ha? Sinaing nga. Ang sinaing na isda. Sis, pag mainit kasi sa atin ngayon sa Pilipinas, di ba? So, make sure na yung inyong mga kanin ay ilalagay nyo po sa ref. Kung naka rice cooker po kayo, make sure po na tanggalin ang saksak sa ang sinabi ko lang na may tira pa kaming sinaing na isda. Nagtanong siya. Paano po napapatagal yung kanin? Ang kanin ang tinatanong ni sis, Pinheiro Flor. Ano pa? Napansin mo pa yun? Yung sa video, you don't have to be perfect, guys. Kasi hindi ko nga nababasa yung mga comments nyo. Sorry sa mga... Yung main ko po, sis, na sinaing, is yung sinaing ko pong tulingan. Pero you're asking about the kanin po, sa pag mainit po ang panahon, sis, kailangan yung isasain nyo po is tamang-tama lang na maubos po kasi ang mahal ng bigas, diba? So, kung nasa rice cooker naman po kayo, sis, tanggalin nyo po yung... saksak ng rice cooker kasi minsan doon din siya na
papanis. Sana po next time dessert naman po. Yes, pag-isip o mga simpleng dessert siguro kaya kong gawin. Hailina Sotelia, yes, laging may hugot sister. Bao na mikit sis pang almusal. Oh, yeah. Masarap talaga sis pag kumain sabay-sabay, no? Kahit anong ulam masarap. Yan, no? Nagpula na yung aking pork. So, I'll make sure na yung aking belly, ang taba ko, eh, malulusaw bago ko ilagay yung aking chicken. Kasi yung chicken, mabilis lang maluto, eh. Yes, namit pang-almusal to, sis. Mabilis lang dito lumambot kasi manipis yung aking pork belly. Yeah. So, ilagay ko na yung chicken ko, guys. I think it's already cooked. So, ilagay ko ulit si chicken. Mabilis lang to siya maluto, ang chicken, kaya inuuna ko yung pork. Ayan. So, ilalagay ko yung aking laurel now. Now, ilalagay ko na po si laurel. Ayan. And, I want to put more of my black pepper. Wala, actually guys, dapat meron tong ano eh, yung pamintang buo. Kaso naubusan ako, hindi ko na-realize na wala na pala. So, maglalagay ako ng konting toyo para naman magbuka siyang adobo. Hindi siya magbukhang pinirito. Yan na naman kay Bon yan. Yes! For sure. Pero humina ang kain ni Bon ngayon. I don't know why. Hindi na siya kagaya ng dati kwatog na kumakain talaga ng matindi. Diet siya, diet. So I'm going to put brown sugar. Emma Arellano, masarap yan sisi. Yes, yes sis Emma. Masarap po tong adobong ganitong sangkotsa. Gusto ko yung adobong sangkotsa eh. So, sa adobo ko po, gusto ko rin yung medyo manamis-namis siya. So, I wanna make sure na mayroon siyang brown sugar para po masarap yung kanyang. Normal lang po sa adobo yung lumalabas ng mantika. Kasi tayo minsan, lumalabas din yung ating mantika, guys. Ayan na siya, sisi. Lalagyan ko na siya ng konting water para kumalaga siya. Konting water lang po. And then, patuyuan mo po siya ulit sa tubig. Nilagyan mo, tapos pinatuyuan mo. Yay! Sarap, paborito ko po. Yes, Sis Rose. Paborito mo rin ba yung adobo? Ako, ano lang, pag nagki-crave lang ako. Pero timing kasi si Sis Rochelle, nag-request siya, nagki-crave ako, so sabi ko, gusto ko siyang inuto for tonight. So ito na yung aking itlog, yung itlog na pinakuluan ko. Babalatan ko na lang yan mamaya. Din ilalagay ko po sa aking adobo. Yan. Masarap ang adobo. Adobo. Hey, masarap ang adobo pag medyo crunchy po yung inyong pork. Yung lalo na po pag mataba siya. Hindi po siya mahirap
kainin. Shout out sa mga sisi dyan na bagong gising. Good morning, good morning. God bless you. Paul. Pag sa Pilipinas, naglalagay pa po ako niya ng bulaklak ng saging. The best po yung bulaklak ng saging po pag nilagyan niyo po. Eh dito wala namang bulaklak ng saging. Meron lang dito bulaklak na bulaklak ng tapulanga. Emma Arellano, ako din, ganyan din ang gusto ko. Yes, sis. Kailangan lumabas po yung kanyang katabaan. Lumabas po yung mantika kasi masarap po pag, ayan na po siya, oh. Ayan na po siya. Experiment lang, guys. Sa kitchen, kailangan mo maging, what the hell? Diba? Sometimes, you need to explore, especially pag gusto mong kumain, kailangan mo pong i-explore ang kusina. Diba? So, next time, gagawa ako ng panutsa. Panutsa ba yung tawag sa kalamayhati sa amin? Matrabaho siya, guys, pero masarap siya. Kasi, yun nga eh, sabi nila, kung yung pinaghirapan mo talaga, eh, masarap talaga kainin. Magluluto po ako ng panutsa. And then, ano pa ba? Wala talaga akong alam. Palitaw, pwede ako magluto ng palitaw. Ano pa ba yung pwede kong iluto? Talagang sa sweets talaga. Yung ano siguro, yung cassava cake. Basta guys, sinasabi ko na hindi ako expert sa pagluluto ng mga kakanin. Yung alam ko lang po na iluluto, yung nakikita ko pong niluluto ng aking nanay, yun lang po yung alam kong iluto. The rest po, wala akong alam. Yung mga leche flan, mga blancas. Sis, nagutom na ako. Bilisan mo na. Kain na tayo. Sabayan po ako mamaya, sis, kumain. Sabay tayong kumain para magana. Itong mga ganitong katawan ang masarap kumain, sis. Diba? Yung mga ganitong weight ang masarap kumain. Masarap kasabay kumain. Tuyuan natin siya, guys, para maluto si ating chicken. Yan. Pag konti na lang mamaya yung kanyang sabaw. So, I think yung aking tawag nito. Hindi ako napansin nyo, guys, never ako naglagay ng magic syrup. You know what? Kasi naglagay ako ng sugar. So, pag minix mo yung sugar and salt, guys, ang lakalabasan niya, bitchin. Diba? Agree or disagree? Can only to put magic syrup on it. Kasi meron na siyang sugar, meron pa siyang asin, may tuyo pa siya. Panay ako bukas, no? Excited lang ako. So, hindi ko nakikita si Rochelle Richmond yung nag-request nito, guys. Hi, Rochelle, kung panoorin mo na lang sa i-upload kong videos itong pagluto ng pork and chicken adobo. Okay? So, excited na ba kayo sa ating palaro? Sa lahat po ng viewers, sana po pa-share para po mas maraming makakakuha ng idea sa pagluto. Hi, Christian, thank you so much! You're my top sharer. You know that? Ikaw po yung aking top sharer. Maraming salamat. As you know po, si Christian Telosa is kaklase po ng aking bunsong anak nung nag-aaral pa siya sa Malabon, sa Pilipinas pa po siya, nung hindi pa siya nakarating dito. Magto 2 years pa lang po yung family kong dumating sa August 8. So yung ito po yung mga kanya, mga barkada from Malabon. St. James Malabon, sa mga classmate ng aking anak. Thank you so much for watching, guys. Sa mga kaibigan ng aking anak, salamat sa pag-follow sa aking page. Nakita niyo po si Adobo. Masarap po siya.
So I wanna make sure kasi yung chicken ko po hindi siya malata. Kaya inuna ko po si Baboy. Si Baboy talaga. Parang ako lang. Adobong sangkutsa. Sangkutsang adobo. Ginisa sa sariling mantika. Nakakatuwa naman. Maglalaro tayo. Parehas tayo magluto, sis. Yes, Emma Arellano. Nakakatuwa, di ba? Yung way ng pagluluto natin is very simple. Not complicated. Napakadali. Napakadaling sundan lang. Basta marunong kang mag-isa. Sabi nga ni sis, yung isang nag-comment last night, basta marunong ka raw mag-isa. Ang galing-galing daw. Hi, meron pa akong sharer, si Rodelio Florentino. Taga Malabon po pala kayo, sis. Yes! Yes, sir, Rodelio, taga Malabon po, ako. Sa may... Diyan po kami nakatira dati sa Bernardo. Palipat-lipat po kami kasi wala po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. Diyan po kami nakatira. Yung huli naming inupahan is diyan po sa Malabon Diagnostic. Sa taas po niyan. Diyan po kami nakatira. Nangungupahan po kami yan. Then, may awa ang Diyos. Nakalipat po kami ng Bulacan. Nandun na po yung mga, yung anak ko pong isa. Doon na po nakatira. Matagal po ako dyan sa Malabon. Since 1997 po, nasa Malabon ako. Yeah. Shout out sa mga taga Malabon. Good morning and God bless po. Thank you so much si Rodelio for sharing my page po. Nakakatuwa. Florentino. Taga saan po yung mga taga Florentino, sir? Sis, madami akong natutunan sa pagluto ng dahil sa'yo. Sis, maraming salamat sa'yo. Thank you so much, Sis Emma Arellano. Nakakatuwa po, nakakataba ng puso na marami po talagang na nag- message at nagsabi na natuto sila sa way ng cooking ko kasi napakasimple po. Good morning, sis Jean Rio Gula. Good morning sa iyo, sis Jean Rio Gula. Good morning sa family mo, sa mga anak mo po. Thank you so much, guys. Na-appreciate nyo po yung pag-share ko ng aking way of cooking sa aking kitchen ng ina mo. So, yung paggawa ko po nitong aking page, I need to consult my kids po. Kasi, ayaw po nila talagang, alam nyo yun, yung nagda-live ako. Dahil, ang tawag na nila sa akin is si Armalay. So, parang, ayaw nilang nakikita akong nagla-live. So, I had to ask them kung okay lang ba. Kasi parang gusto ko pong i-share yung aking kaalaman sa pagluluto. Lagi po kayo pinapanood ng asawa ko sa pagluluto. Taga Tunsuya po kami, pero nalipat na po kami sa Maysilo. Hi, Sis Rodelio, thank you so much po. Hi po sa iyong asawa. Sana po safe kayo dyan. Mag-ingat po kayo lagi. Diyos ko, mag-ano po, talagang social distancing. Kung hindi lang po kailang lumabas ng bahay, huwag na po kayong lumabas. I heard that maraming cases po sa Malabon at this moment. Sana po safe lang po kayo sa Rodelio dyan. Hi po sa family niyo po, Sir Rodelio. Shout out po sa family ni Sir Rodelio Florentino na taga Maysilo, Malabon. Hi! Sa
sa taga Malabon. I was in Malabon since 1997, guys. Kasi dyan po nagtatrabaho yung aking asawa. So, nakikita nyo na po ang ating, hindi ko pa po yan nalagyan ng supa. So, ang aking muling banat is yung supa. Wala pong measurement, depende po sa inyo pong desire ng asin. So guys, hindi ako pala halo, kaso lang gusto ko lang makita nyo yung itsura ng aking niluluto. Pag nagluto po kayo ng adobo at maglalagay na po kayo ng supa, huwag nyo pong lagyan ng takip para po lalabas po yung amoy ng supa sa inyong adobo. Ayun na po siya. So patuyuan ko po lang po siya guys para po may ilalagay natin mamaya sa ito. Yes. Thank you so much sa aking mga sharer po. Nakikita ko po talaga yung mga nag-share po ng aking video, guys. Meron po akong palaro sa Saturday. So, sana po makapanood kayo para po maging masaya tayo. Ang way ko po ng pagpapasalamat sa pag follow nyo po sa aking page. So, meron na akong 2,200 mahigit na likes at 3,000 followers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa po talaga na I started like parang nagtanong lang ako sa anak ko, pwede ba akong mag-live ng aking niluluto? Kasi everyday naman itong ginagawa ko after work. Nagluluto ko talaga ako everyday. Or basta ganito po yung way ko na ang aking ano po, ang aking daily life. Nagluluto ako everyday ng ulam namin kasi nagbabaon din yung mister ko sa work. At minsan nagbabaon ako pag hindi busy. Pero nung nagpo-COVID na, bira na ako magbaon kasi hindi ko na akong time magkumain tungkol sa sobrang kapisihan. Malapit na pong naluto si itlog. Siguro si itlog is fine na. Tapos na po si itlog. Pwede na tong biakin. Kanina pa to eh. Palambutin ko lang yung aking sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy, guys. Talagang nakakagutom. So, babalatan ko na si egg para po. Kaming heat warning, kaya stay home lang ako. Lumabas ako kanina mga 4 o'clock para bumili lang ng isa sahaw ko dito sa akin. Ayan na po. Kunti na lang yung water. Nagmantika na po siya. Ayoko kasing malata yung aking chicken sa adobo, guys. Kaya pinapahuli ko siya. Merong gustong maasi masyado, meron namang katamtaman lang, merong gustong medyo manamis-namis yung kanilang adobo, meron namang yung normal na adobo lang. Eh ako guys, yung choice ko kasi medyo manamis-namis yung aking adobo. Nalagyan ko lang siya ng konting papakidilig na ng aking lupo. Kasi sobrang init kanina. So guys, alam nyo bang masarap yung hard-boiled egg na ilagay nyo while niluluto nyo siya? Kasi po, meron siyang suka na mag-preserve po ng inyong itlog. Nalungkoy. Nadali yung aking ano,
meron po ako nakuhang lupo doon sa farm. So sabi niya na, na ano daw? Ano nangyari sa lupo ko? Ilalagay ko na po si itlog. Ito ba ng tatlo po? Mabilis lang po yung pagbalat ng itlog. Pag ilagay ko po siya sa tupperware at pagbalatan niyo po, napakabilis. Favorite na to ng anak ko. Itong ano, favorite nila to. Adobong may itlog. Uwi ka na kulit para makain mo na yung itlog. Madaling balatan yung itlog guys pag inano nyo siya, shinake nyo siya sa Tupperware kasi durog siya, durog yung balat niya. Kaya madaling nyo siyang ilagay dyan sa loob na sobrang halo ko naman, yung isa, durog talaga siya. But it doesn't matter kung makakain pa rin mo. Tatakaw nila sa itlog, guys. Tatakaw sila sa itlog. Guys, yung way ko ng pagluto ng aking adobo na Benny. So, yung isang way ko po, itipag yung laman or buto-buto po. Mabilis lang siya guys pagka shinake-shake ko siya. Para hindi po kayo nahihirapan. So, make sure it's hard boiled. Para hindi po siya madurog. Ayan po, oh. So, pag binalatan nyo siya, ang bilis lang. Gusto ko kasi maluto din yung aking itlog pa lang na nilaga. Ito hindi na duro. Lapit na pong maluto. Magkakain na po tayo. Masarap to sa may high blood. Kagaya ko. Hypertensive ako guys, kaya hinahinay lang sa pagkakain. May gamot naman. Ayan na po, yung ating adobo with hard-boiled egg. Yan. O, sinong gustong sumabay sa akin kumain, guys? Yan.
So may trivia lang ako regarding dun sa mga questions na gagawin ko po sa Sabado. Siguro naman napanood niyo yung video ko from the beginning. At lagi ko pong binabanggit yan sa aking mga videos. So, ang mantika, huwag nyo lang pansinin yan kasi hindi mo naman lahat yan isasahog sa kanin. Pero, ito guys, ang masarap. Kasi yung itlog, maluluto siya sa suka. Masarap siya. There you go. Sis, madami akong natutunan. Yes, sisi. Thank you so much. Nang dahil sa iyo, maraming salamat sa iyo. You're welcome, sis. And thank you so much din po na inspire ko kayo sa pagluluto. Maraming salamat po talaga. Marlin Miguel Valiena. Valiena. Hi, sis Marlin. Shout out sa iyo, sis. A big, big shout out. Mega shout out kay sis Marlin Miguel Valiena. Hi, ate. Now lang ako na open, hindi ko na umpisahan. Start ng pagluto mo, pero sure yummy na naman yan. Yes, sisi, Gio Torres. Gio Torres or Glo Torres. Hi, sis. Yeah, so yummy. Shout out sa Torres family dyan. Mag-ingat po palagi. Ayan, luto na yung aking adobo. Adobo. So, sino ba yung gustong sumabay sa akin kumain kanina? Si Sis Emma ba yun? Sis Emma Arellano. Yes, Sis Emma. Kain na tayong dalawa. Sabay tayo. Ayan, yung aking adobo in my kitchen ng ina mo. Di ba masarap, sis? So, nakikita nyo, hindi nalata yung ating chicken, guys. Buo pa rin si chicken, pero for sure lutong-luto siya. Pero yung ating pong pork, nag-brown po siya dahil nasangkutsa po siya. Yan. So, masarap po siyang kainin, for sure. So, dahan-dahan lang ako nito kasi masisita na naman ako ng mga anak ko. At gabi na po, hindi pa ako kumakain. Lagi po akong late kumakain ngayon dahil nga sa aking cooking show. Nakabalik na kami sa jogging. Naman sis, hindi ka pa tapos. Yes, sisi, tapos na ako, timing, kakain na tayo sis. Ayan na po, yung aking pork and chicken adobo with hard boiled egg. Siyempre sis, kailangan mong iluto mabuti yung iyong pork para lumambot. Sa pag-adobo po, hindi minamadali. Kasi po, kailangan lutong-luto yung inyong adobo. I want to try my adobo. Nabayan niyo akong kumain. Nanay, dahan-dahan sa pagkain. Yes. Kain tayo mga sisterettes. Good daw, sabi ni Gary. Sarap niyan, sis. Hi, sis Rhea. You're asking about sa dami ng niluluto ko. Sis, nauubos po. Nauubos po yung aking niluluto at masarap po kumain sila. Right? So, kakain na tayo. Gusto ko ng isang itlog. Tapos, chicken. Saan yung pork? Gusto ko yung chicken wings. Magkano sa inyo? 20 pesos lang yung tapal. Let's eat now, my dear. Ayan na ba?
Ipiliin ko lang yung medyo mataba sis kasi alam nyo na meron akong high blood. Yeah! Let's eat! Let's eat mga sisterettes with matching Coca-Cola. Coca-Cola ang iinumin ko, hindi yung katawan ko, ang Coca-Cola. Yan. Coca-Cola in can. Yay! Ito na po! Edmond Reyes. Hello po. Hi, Edmond! Thank you, nakahabol ka. So, tatanggalin ko na po sa apron dahil ako po ay nakain na. At may coke po. Alam ko, ang sarap talaga yan. Kain po tayo, mga friend. Kakain na po ako. Hi, sis Emma. Halika na, kain na tayo, sis. Diba? Masarap kumain. Sabi ng asawa ko, ang dami naman ang kinuha mo. Edmono nga po. Salamat po. Kain tayo, guys. Ayan, oh, masarap. Mm. Tapos may coke pa. Diba? First time ko. Thank you, sis Juliet, for, yung pagbitbit mo ng coke. Diyos me, ngayon lang ako ulit nakainom ng Coca-Cola. Hi, sis. Walang diet-diet ako. Laymina Gakayan, nawala ako. Di ako naka-follow in full. Busy din ako kasi sa kusina. Hehehe, I understand. Sige po, ingat po. Hi, Edmond Reyes. Ingat din po kayo, sir. Ayan, ang sarap ng aking niluto kasi pag ako po'y kumakain, nagkakamay po ako. Masarap ba pa? Of course. Mula namang hindi masarap sa niluluto ko. Masarap daw. Masarap nga. Masarap siya kasi yung lasa ng asukal sa aking suka, nag-blend po siya. So wala po akong nilagay na magic sarap. As in, toyo at sugar lang po yung aking nilagay. Yun na po, naglasa na siyang napakasarap. Sis, nakuwi sa mukbang. Kasi nakikita ko ang dami pang nanonood. So, bakit hindi ko i-try magmukbang, di ba? Mukbang with adobo? Bakit niyo pa? At ito yung aking kapartner. Yung aking daing na isda. Ito po siya. Daing. Sinaing na isda. Ito po siya, oh. Ang sarap. Para siyang sardinas. Not much on soft drinks, sis. Bawal na sa atin. Sis Lemina, alam mo, sis, ang tagal ko nang hindi nakainom ng soft drinks. Ngayon lang ulit ako uminom. So, pagbigyan mo na ako, sis. Ito yung sinaing kong isda, guys. Ang sarap niya, para siyang sardinas. Napakalambot ng kanyang buto. Pero ang sarap niyang kainin. So, with adobo, nag-match po yung paksiw tsaka adobo. Si Melda, kain na tayo, sis. Masarap yung adobo. Kasi pero hindi ko kinakain yung taba. Binipili ko lang kasi... With egg pa. So, hindi nyo ako makikita kumakain na nakakutsara at tinidor. Lagi po ako nakakamay. Kahit po sa mga bahay ng mga friends ko, nagkakamay po ako. Masarap po kumain. Nakakamay.
Ayun na, Mr. Koy, pakita yung kanyang mukbang. Dahil may lakas din siya kumain. Masarap po, sis. I hope nandito kayo para saluhan ako kumain. Oo nga, sis Rhea eh. Di ba, sis? Kumalapit lang. Lipat ka na dito, oo nga. Toast lang kami at bacon dito. Sis, wala akong diet. Kasi I need to have more energy. Masarap po si chicken. Kasi hindi po siya halata. Tama lang po yung timing ng paglagay ko po ng chicken. At masarap din po yung sinaing na isda. Yung sinaing na isda talaga, napakasarap niya. Tapos mo makakain mo pa yung kamyas na nilagay mo. Ang sarap. Lagi din ako nagluluto nito kasi tumatagal siya. Yung sinaing tumatagal siya. Hindi siya napapanis ba? Nagkakamay akong kumain. Sis Rhea, ingat po sa work. Tinatanggal ko si taba para sa aking mga anak na nanonood dyan, konti lang po yung kanin ko. Sis Laymina! Sis Imelda, luto ka rin, sis. Nainggit ka sa timok ko, sis. Sis Laymina, thank you for reminding me about sa Coca-Cola. Bira lang po talaga ako minom nito. Wala kaming stock ng Coke. Wala. Ngayon, kahapon kasi, may bisita ako, may dala silang Coke. Kaya, nako, napasubo. Don't talk when your mouth is full. Sarap pa, no? Masarap daw. Wala pong dahon ng kamyas, sis. Dahon ba sabi ko? Sa sobrang sarap na niluto ko, sis. Dahon ba sinabi ko, sis? Bunga ng kamyas. Hi, sis Rihina Santos. Sorry, nabanggit ko ba dahon ng kamyas? Bunga po ng kamyas na frozen ang nilagay ko. Masarap po siyang kainin. Kasama po ng fish. Ito po yung fish. Napakalambot po ng laman niya. At wala po siyang langsa dahil siguro sa nilagay kong kamatis. Tapos niluto ko siya sa slow cook. Sarap. Yung chicken natin is intact. Hindi siya matigas, hindi siya malambot, hindi siya malabsa, hindi siya lata. Katamtaman lang. Sarap.
So ito yung adobo na nagmamantika. Nakakaengganyo ka kumain, hahaha. Alam mo ba, nagluto ako ngayon as in ng adobo, baboy. Ginaya ko yun. May luya. Nakasalang pa. Naunos na kasi, naubos na kasi yung niluto kong dinubuan. Wala kaming ulam sa lunch. Sis, masarap talagang pag may luya. Yung adobo. Mawawala po yung amoy ng pork. Yung lang sa langit. Squeeze mo lang yung luya. Di ba nakita mo yung ginawa ko, sis? Marami, mas masarap. Mas masarap pa yung pag na-overnight. Usually, ginagawa ko yun, sis, pag nag-overnight ako ng marination, pag po, ang niluluto ko po ay yung meat, yung wala siyang taba. Di po ako marunong sa lutong sinaing na isda. Sa totoo lang po. Sinaing na isda. Madali lang, sis. Madali lang. Sa Pilipinas, andyan lahat, kumpleto kayo. Tanggalin mo na yung kamyas na kapitbahay mo. Tuturuan kita paano magluto. Busog na ako. Nakapagmukbang tuloy ako. Ang sarap ng isda. Parang hindi ko siya can't resist. Kasi para siyang sardinas. Yes, I did it. Pabinta ko kasi yung dinuguan na ubos agad. Bestseller ko yun na ulam. Oh, isa. Sana matikman ko, sis. Can you give me your recipe? Sana matikman ko yung luto mo ng dinuguan. Sa chicken po. Masarap ako kumain ng chicken. Ano yung bakit? Malinis po yung buto. Sinisimot ko. Ha? Dito pa, sa chicken. Ikaw talaga. Yan po ang another na natutunan ko po sa inyo. Ang ingredients na luya sa adobo. Yes! Sis Regina, I'm telling you, it's so yummy. Squeeze mo lang, sis. Gadgadin mo. And then, pigain mo lang siya for marination. Pag ganito po, usually, one hour ng marination is fine na. Kasi isasangkutsa mo naman tong pork. Bukas magluluto ako ng sinaing na tulingan, galunggong, pero sa tuyong kamyas. Kasi madami akong pinatuyong kamyas. Well, masarap din yung pinatuyong kamyas. May kapitbahay ako dati na galing taga Batangas. Pag nagluluto, yan siya. Make sure na meron talaga ako. Kasi ang sarap niya magluto. Yung, pinatuyong kamyas. And then, bumibili pa siya ng taba. Yung ganitong liempo. Liempo na maninipis. Ginagayat niya po yun. Sasapinan niya ng tuyong kamyas. Lalagyan niya ng liempo sa ibaba. And then, isda. Then papatungan ulit sa itaas ng the same procedure, the same steps. And then kinukook niya po 'yun ng slow cook lang sa apoy. Ang sarap po talaga ng kanyang ginagawa. So nung nagluto kasi ako, wala akong belly. Ako meron akong belly, makapal. Pero yung aking fridge walang belly, wala akong stock, kaya hindi ko nagawa 'yun.
Yeah, Sis Marlene Miguel Balyena, masarap po yun. Lagyan nyo, sis, ng belly. Kahit konting belly lang. Kasi yung belly po, pag naluto na siya slowly, yung mantika po ng belly, lumalabas po doon, nahahalo po doon sa isda. Ang sarap po. Nasubukan ko na yan before. So, wala akong kwentang pakain. Hi, Val! Hi, Val! Mendoza, Los po. Regards po kaya na. Cutie patuti. Wala akong kwentang kumain ng adobo kasi tinatanggal ko po yung taba. Sisi, naubos ko na yan. Sabi na nga sa ako, ang dami ko daw kinuha. At tingnan mo, naubos ko naman. Proud pa, ino. Last na tong itlog pa. Last na yung itlog, ayoko na. Sabi siguro ng mga anak ko, naku nanay, ang dami mong kinain. Ay, Celeste, bati tayo. Ang sarap ng may coke, no? Can't resist the coke. Sarap ng itlog. Sarap ng itlog. So guys, sana nakikita kong mga nanonood ngayon, makikita ko rin sa Sabado na nanonood. Kasi meron po akong palaro. At meron po akong papremyo. Hindi naman po bonggang-bonggang premyo. Hindi bonggang premyo, hindi bonggang-bongga. Hindi bonggang premyo po. Pero katuwaan lang ba? James Cabangis. Hi, James! Regards daw, sabi ni Bon. Bon, si James nanonood ng live ko. Say hi to him. Makaklase po ng anak ko. Thank you for watching, James. Nakabili po ako ng saging na natundan. Magkano ito pang malo? Like, $5? $5 po yung isang, like, 8 piraso yata nito. $5 po. Yan. Latundan. And then yung mangga na galing Mexico, yung isang box nila is $10.99. Yan po. Naubos ko guys yung aking kinuhang ulam. Napakasarap. So anong oras na? Ngayon ako kakain. Hindi na naman ako makatulog nito. Hi Sis Imelda, sis. Ako po, first time yung ako napanood kumain. Kasi, nakita ko po ang dami pang nag-review. Parang, ayaw ko po kayong iwanan. Kaya sabi ko, sasabay kayo sa akin kumain. Sis Emma Arellano, kumakain ka rin ba, sis? Ubos ang aking pagkain. So, thanks God. Tomorrow is Friday, TGIF. Magluluto na naman kasi may bisita ako tomorrow. Dito matutulog yung aking BFF, yung aking pamangkin at yung aking anak. So, it's a big day tomorrow na naman. Nakakatuwa. Bihira lang nangyayari yung ganito pero nakakatuwa siya kasi bihira lang kami magkikita-kita. Spending time with each other. And then playing mahjong. Ang sarap
naman atin ang ulam nyo. Andrea Lucette Losito. Hi sis, Andrea Losito. Yes, ang dami kong nakain. Kaya hindi na ako makatayo o sa kabusugan. Pa. Tapos na ako. May tagasalo ng aking pinagkainan. Kasi ako naman nagluto eh. Siya naman maglilinis ng aming kusina. Kaya, may minagakayan. Sis, lagyan ko pa siya ng sugar. Masarap na siya. Hehehe. Yes, sis, lagyan mo pa siya ng brown sugar. Kung wala kang brown sugar, okay na yung white sugar, sis. Yeah, para mag-blend yung lasa ng asin mo at yung iyong alat, doon maglalagay ka ng... Masarap talaga, sis. Promise. Masarap na siya. Sis, Laymi nagakayan is cooking right now the adobong pork with the ginger. After breakfast, market na ako para bilhin ang mga sahog. Sis, masarap ako kasama, sis, pag kumain. Kaya, I'm telling you, mawawala yung diet mo pag ako ang kasama mo. Adi, may marunong mag play ng mahjong. Sa totoo lang, sis, hindi naman ako talaga yung tipo na sugarol. Di ba pa, hindi naman ako sugarol. Mabilis ako magsawa. Ito lang yung ano ko, yung labidab ko, ito yung maano, matyaga umupo. Yung libangan lang, kasi hindi naman kami most of the time nakikita. Pag weekend, holidays, ganun lang. Pero hindi yung araw-araw dito, excuse me, wala kang time maglaro after work. Wala talaga, as in. Sis Imelda, bilhin mo lang, sis, yung butt part ng baboy. Yung bandang pigi. Huwag kang bumili ng liempo kasi I know na hindi pwede si Gary kumain ng mataba at ikaw din. At halo, kung chicken, chicken lang. Kung pork, pork lang. Tapos, mamaya, pag kumain ka, ilalive mo rin para panoorin kita. Hi, Lex! Nakain ko na yung adobo. Sino ba ito? Si Iya Yayu. Me too, ma'am. Going to market para po bilhin ang pang-adobo. Gagayahin ko po ang adobo, chicken, and pork mo, ma'am. Thank you very much for sharing. Oh, no problem, Iya. Iya ba o Elia? Yes, masarap po siya. So yung ginger nyo, kailangan medyo marami siya para mabango po siya. I-squeeze nyo lang. Kasi hindi ako naglalagay ng ginger sa gisa ko, no. Sa marination, naglalagay ako, pero sa gisa, hindi. At hindi ako naglalagay ng sibuyas. Mostly is more on bawang po. Yung isang ganung bawang, inubos ko po yon para sa aking adobo. Ate Liago, ako nanonood sa pagluluto nyo. Ang galing nyo magluto. Proud ako sa inyo. Hi, Andrea Lucito. Thank you so much, Sisi. Matuto rin kayong magluto. Step by step, panoorin nyo lang yung way ko. Madali lang po. Hindi po komplikado ako magluto. Mabilis lang po. Mabilis. Wala pong... Ngayon lang matagal kasi nga nanonood kayo. Hindi ko pwedeng... alam mo yun? Hindi ko pwedeng madaliin. So... Ang natural talaga na luto ko, hindi ako naghahalo most of the time. Kaso lang, syempre gusto kong i-show kung ano na itsura ng aking niluluto, di ba? Ang saya-saya lang pagka sige, video ko, sisi, then send ko sa iyo. Yes, sis. Yeah. I'd love to watch it, sis. I'm so proud of you, my dear sister, kasi sinusundan mo rin yung aking way ng pagluluto, which is perfect naman for me. It's 10. Yung mga sinishare mo sa akin, mga luto mo, sis, napakasarap tingnan. Papay, wala naman ako ng mangga, bebe. Sorry. Ha? Saging. Inak, kumain ako ng saging. Ito lang. Maluin, saging lang. Hindi lang, ito. Huwag naman akong bawalan. Pagod na. Sige, video ko. Pagod kaya ako sa pagluluto. Hi, sis, Andrea, thank you so much. Pwedeng i-share nyo yung, pwede nyo pong i-share sa akin yung mga, nagagaya nyo mga luto.
I mean ko yung sinusundan yung mga luto ko, i-send nyo po sa akin, i-PM nyo po, and then ipopost ko po sa page ko para po makita naman nila na kahit papano nagkaroon kayo ng inspiration na matutong magluto dahil na napapanood nyo sa page ko. Diba sis? Si sis Marivic po, nakapag-share na po yan siya ng niluto niyang iskabeche. Yeah, iskabeche, nagluto si sis Marivic. I'm so proud of you, sis Marivic. Patuloy po, hindi po ako magsasawang mag-share ng aking mga videos. Tomorrow, pancit molo and dinuguan ang iluluto namin tomorrow. So, ang pancit molo, actually hindi ako expert niyan, inaamin ko. I'm not an expert, pero nakuha ko ng timpla at yung pagbabalot. Natuto na rin po ako. Thank you, Lexel, sa aking pamangkin. Expert po siyang gumawa at yung isa ko pang friend, si Juliet, magaling din po yan magtimpla ng pancit molo. Ang the rest po, pinapanood ko paulit-ulit para magaya ko. Ilang beses ba sis pinapanood? Sabi nga ni sis Laymina Gakayan, basta magaling, marunong kang mag-isa ng mga sahog, matututo kang magluto. Naniniwala ako doon sis, basta marunong kang mag-isa, matututo kang magluto. Para, hindi na ako nakatay. Ang bigat na ng belly ko, ang bell ko mabigat na, kaya hindi na ako makatayo. So, kakain muna ako mangga. Ba't ibang... Siguro nakasimangot ka nung hiniwa mo to. Kasi maasim eh. Hindi, yung saging kanina ko pa kinain yun pa, hindi ngayon. Siguro nakasimangot ka. Hi CJ, halika dito CJ, may adobo akong pork and chicken, halika. Punta ka dito sa bahay at kumain ka ng aking adobo. Shout out daw kay CJ, sabi ni Bon. O baka kasama mo si Bon. Saan yung anak mo pa? Yung anak namin, di namin alam kung nasaan eh. May nakaligtaan ba ako? Kasi after kong mag-live, marami akong nakakaligtaang So, bago ako mag-end, anuhin ko muna kung sino nakalimutan ko. Yes, wala. So far, wala. Ayun. Yes. So, okay na mga sister, nakita nyo na ako kung paano kumain, kung gaano karami akong kumain. At maraming salamat for watching. Tomorrow, guys, kita-kita tayo ulit. Have a good day. God bless you all, guys. Thank you so much for watching my live video. Love you all!